Hi, I'm Benedict Ramos and you are watching Viva Drop Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Drop Room! Welcome back po mga ka-Drop Room. Malapit na magsimula ang second conference. Kahit bago ito mag-start ay gagawa kami ng top 10 list ng mga best rookies this season so far. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa rank 10 ay ang first round pick ng Magnolia na si Jerick Ahanmisi. Sa unang conference pa lang ni Jerick ay napasama na agad siya sa rotation ng Magnolia at gamit ang kanyang outside shooting ay nakatulong din siya kung bakit umabot sila sa finals last conference. Sa rank 9 ay ang second round pick ng Phoenix na si Aljun Melecho. Kahit sobrang crowded ng backcourt rotation ng Super LPG ay nakakagulat na nagagawa pa rin ni Aljun mag-contribute gamit ang kanyang outside shooting. May isang game pa nga na nag-player of the game siya last conference. Sa rank 8 ay ang first round pick ng Meralco na si Alvin Pasaol. Dahil karamihan sa mga key players ng Bolts ay kaposisyon ni Alvin ay minsan di siya nabibigyan ng playing time. Pero tuwing ginagamit naman siya ay nakakapag-contribute naman siya sa larangan ng scoring. Ang dahilan kung bakit siya kinuha ni Coach Norman. Sa rank 7 ay ang Alaska first round pick na si Ben Adamos. Sa unang conference ni Ben ay halatang nanibago siya sa physicality sa PBA. Pero unti-unti ay kita naman na nakaka-adapt na siya, lalo na sa sistema ng Aces, kung saan bagay na bagay talaga ang style of play niya. Sa rank 6 ay ang Raynor Shine second round pick na si Anton Asistio. Si Anton na siguro ang masasabi kong pinaka-surprising rookie sa last conference. Dahil tuwing nabibigyan siya ng playing time ay talaga nakakapag-contribute siya efficiently gamit ang kanyang outside shooting na di mo inaasahan sa isang late second round pick. Sa rank 5 ay ang first overall pick ng Terra Firma na si Joshua Munzon. Kahit tatlong game lang ang nalaro ni Joshua last season ay kita naman ang potential niya na pwede siyang maging franchise player. Expect natin na mas mailabas na niya ang kanyang laro once mag-heal na ang kanyang injury. Sa rank 4 ay ang Raynor Shine first round pick na si Santi Santillan. Noong umpisa ng Philippine Cup ay limited lang ang playing time na nakuha ni Santi. Pero dahil sa kanyang hustle at hard work ay tumaas ang playing time niya bago matapos ang conference. Sa nakikita ko ngayon ay isa na siya sa planong i-groom ng Alaska Painters na maging big man of the future nila. Sa rank 3 ay ang NLEX first round pick na si Calvin Oftana. Expected naman ng karamihan ang kakayahan ng former NCAA MVP sa larangan ng slashing. Ang nagulat lang ako ay ang pinakita niyang efficiency sa 3-point range na nagtay pa ng PBA record para sa isang rookie. Expect natin na siya na ang maging future ng Road Warriors, lalo na kung mapatagal ang pagbabalik ni Keeper. Sa rank 2 ay ang second overall pick ng Northport na si Jamie Malonzo. Isa si Jamie sa mga rookies na talagang masasabi kong PBA ready na. Dahil bukod sa pagiging two-way player niya, ay siya din ang naging leading rebounder last conference sa mga rookies. At ang best rookie last conference ay walang iba kundi ang first round pick ng Talk and Text na si Mikey Williams. Sa rookie season pa lang ni Mikey ay tinulungan na niya ang tropang Giga makuha ang kampiyonato at maging finals MVP din. Expected naman ito sa kanyang NBA G League caliber na laro. Bukod pa dyan ay posible din niya mabreak ang record ni Benji Paras kung ipagpapatuloy niya next conference ang kanyang terrific scoring. Pwedeng may ibang wala sa list na yan ay lumabas ang laro next conference o isa sa mga nasa top 10 na yan ay mas umangat pa ang laro. Kaya't after ng next conference ay pwedeng gumawa tayo ng final top 10 rookies sa season na to. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Drop Room. Shoutout nga po pala sa ka-Drop Room natin na si Richard Ortiz.